So, hi mga B! Siyempre, it's Gem again, ang inyong laundry queen. And welcome sa akin new Facebook page. Ayan. So, wala lang. Itong video na to is simpleng video lang na gusto ko lang mapagkwentuhan sa inyo. And gusto ko kayong i-welcome sa page ko na to. No? Sana mga B, supportahan niyo po yung Facebook page na ginawa ko. So, ayan. Dahil marami ako mga viewers, mga bina, nagbabansag sa akin na laundry queen. May isang viewers ako na humingi ng favor na gumawa ako ng page. At yun nga yung pinangalan ko, laundry queen. So, wala lang. Mag-makeup lang ako kasi gagawa ako ng vlog sa YouTube. Sana support nyo rin yung YouTube channel natin, mga B. Alam nyo, kwentuhan ko kayo ng konti. So, yun na nga. Kukwento ko sa inyo yung story about dun sa aming YouTube channel. So, yun nga. Nabuo siya kasi dahil sa mga anak ko. So, kung mapapansin nyo nga, ang pangalan ng YouTube channel namin is Team Jelex Family TV. Diba? Kasi nga, nag-start yan sa mga anak ko. And ako wala naman akong alam sa mga ganun. Kasi nga sobrang busy ko. Simula nung 2013 na nag-start ako mag-laundry business, mga B. Ang araw-araw na buhay ko na is sa laundry. Nakatutok. Ayun. Kasi dun lang din kami kumukuha ng lahat ng kailangan namin. So yun. Tapos, nung nag-try lang akong gumawa ng isang video about dun sa laundry business. Yun, napansin ko na may mga, yung antaas ng views. Tapos yun, nag-try ako, parang gumawa ako ulit. Kasi since yun naman yung lagi namin ginagawa is sa laundry. So, hindi ko talaga parang sinasadya na yun yung maging content. Hanggang sa dun na ako siguro dinala talaga ng tadhana. Kasi may mga nagme-message na sa akin noon. Kaya sabi nila na, thank you sa mga tips mo, sa mga ideas at tutorials na ginagawa mo sa channel mo. Natutulungan mo. Ganon, natutulungan mo ako, natutulungan mo kami. And sobrang nai-inspire daw sila. Tapos yun, dun na, ang daming message talaga na nakaka-touch. And ayun, nakakatuwa kasi na-appreciate nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nag-start ng malaking puhunan. Hindi ako nag-start ng may puhunan talaga. And kung napanood nyo na doon sa YouTube channel namin, yung story kung bakit laundry business yung pinasok namin at kung paano din yung nag-start, doon sinabi ko na gustong-gusto kong magkaroon talaga ng business. And wala akong puhunan. Tapos, pinautang lang ako ng papa ko noon. So, nag-start lang kami sa dalawang gigawash and isang dryer. Yun, dun kami nag-start. So, yun, hindi ko naman iniisip na dahil sa laundry, marami rin palang mai-inspire, marami ko lang, alam yun, marami akong maigaguide na katulad ko na gusto mag-negosyo. Yun, parang after a years, hindi ko akalain na may mga, kumbaga, magiging, instrumento para mag-start ng business yung iba and matuto yung iba and simulan ng iba yung mga pangarap nila na akala nila imposible, pwede pala, yung mga ganun. So, nakakataba din ng puso. Alam mo yung nakaka, parang ang saya na, kasi ako noon, gustong-gusto ko, pero wala akong malapitan, wala akong, parang saling sikap ko. So, yun, dun ko na-realize mga bina, baka hindi lang ako para mag-laundry business, baka instrumento ako para maging possible din yung mga planong magnegosyo, especially yung mga akala nila, hindi nila yun pwedeng magawa sa buhay nila kasi nga wala silang mga malalaking kapital. So yun, kaya meron akong isang viewers na nagsabi na parang yung naging role ko is para sa masa. Yes po. So parang ganun siya. Parang para sa masa.
para dun sa mga tao na katulad ko noon na gustong magsimula, gustong simulan kasi baka dumating yung panahon, dalhin ito sa mas better na buhay, mas better na future. Kasi ako noon yun yung naiisip ko, parang after ko graduate ng nursing, then nagka-family na ako, medyo nag-iba yung takbo nung ano ko, nung mga, alam mo yun, yung mindset ko, yung pangarap ko, parang, ano, although nagtatrabaho ko sa magandang company, parang naisip ko na, parang hindi ako magsasucess sa ganun, tapos parang hindi ko makukuha yung mga gusto ko someday, although ang gusto ko nga is magkaroon ng sariling bahay, kahit rent to own lang, kasi, diba, hindi naman natin kaya bumili ng cash, and, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng maayos sa service para sa mga anak natin, isasakay natin sa, di ba, nangangarap tayo na hindi lang mag-commute, kundi magkaroon ng sariling sasakyan. So, noong time na yun, kahit walang wala pa ako, at wala pa akong sinisimula ng negosyo, parang inisip ko na magbi-business ako, yun lang yung chance sa bukod dun sa pag-abroad. So, syempre, sabi ko, tatry ko muna dito para at least kasama ko yung mga anak ko. So, noong tinry ko, ayun, pumasok ako sa negosyo na ano na maliit ang puhunan, utang. Nahihirapan ako kasi breadwinner din ako, eldest kasi ako sa amin. So kumikikitain man ako, tutulong ko pa rin sa hindi lang sa mga anak ko at sa husband ko or sa amin, kung hindi sa mga alam mo yun, sa parents ko, sa family ko, sa mga kapatid ko. And sometimes sa mga cousin ko sa province. Yun, sa akin sila lumalapit, maasa, ganun. So, sabi ko, kailangan ko pang tiyagain kasi ito lang talaga yung nakikita kong pag-asa para alam mo yun, kumita. At ito lang yung may chance ha. Parang ito lang yung nakikita kong may chance kahit na parang minsan nalulugi na kami. Kasi dati umupa ako, tapos syempre may mga error, may mga niloloko ka ng tao, ganyan. So, may mga ganun. Basta maraming pagdadaanan na mahirap. Pero, ano, yun. Sabi ko nga, hindi ko to titigilan kasi naniniwala ako na binigay ito ng Diyos at kailangan ko lang sigurong pagtiyagaan pa at kailangan ko rin sigurong pahalagahan. Yun yung talagang inisip ko. Kahit nahihirapan ako, yung pahalagahan ko yung meron ako. So yun, hindi ko siya basta ginipa. Kasi pinahalagahan ko siya. Sabi ko, binigay ito sa akin. Hindi lahat may ganito. Lalo na ng time na yun. Hindi pa ganun ka, ano, hindi pa, alam mo yan, hindi pa ganun kadaling magkaroon ng laundry business. So ako sabi ko, lucky ako, blessed ako, binagkalooban ako ng ganito kahit medyo mahirap. Alam mo yung magsimula ka sa business kasi na hindi ka naman, alam mo wala kang pondo na puhunan. Yung sakto-sakto lang, parang kulang pa nga. Sabi ko, pagtsatsagaan ko to, papahalagaan ko to, palalaguin ko to. So yun, ang hirap. Hanggang sa, yun, nagtsaga ako, tapos dire-diretso, ano, hanggang sa nagkaroon ng mga chance na makakuha nga ako ng mga bidding, nakakuha ko ng mga company, beauty company, ganyan, tapos mga uniform company, ayan, hanggang sa nakakuha na rin ako ng mga hotel, nagka-business permit na kami, mga ganon. Tapos, mas marami pa ako natutunan. And, ayun, unti-unti, tapos noon, pangarap ko na talagang magawa ng ano namin, ng sarili namin sanang, sariling finishing space sana, kasi nga may mga times na parang nakukulangan ako. Tsaka parang sabi ko, what if, ano, yung parang, yung laundry shop mo, or laundry business mo, maging parang, ano siya, parang class A, kahit na nandun lang siya sa simpleng laundry shop, paano kung class A yung maibigay natin sa mga customers? Alam mo yun, yung parang, sobrang bango, sobrang ayos, yung ganon. So, yun yung mga pangarap ko noon. Tapos, sabi ko, parang sana mas mabango pa yung pabango, ganun. Hanggang sa inaral ko yun ng ilang taon, in-research ko, kasi on and off, ganun. Tapos nito lang ako nakapag, ano din talaga, nakapag-attend ng, ano, ng parang seminar, training, ganun. So,
yun, lahat yung research ko, yung in-enrollan ko na seminar, plus yung sarili kong idea, pinagsama-sama ko yun. So, yung formula ng Alexa Scent na ginagawa at ino-offer ko sa inyo ngayon is sinasabi kong premium. Premium siya mga B, kasi sarili ko siyang idea, although pinagsama-sama ko lahat nung na-research ko or na-aral ko. Pinagsama-sama ko siya nang hindi ko siya tinipid. At yung nabuo ko na yun is sarili kong idea. Kaya premium siya. Maraming nagtatanong bakit medyo mas mataas ang price. Maraming gusto maging dealer pero hindi ko pa sila mauuhan. Kasi hindi ko pa mabigay din yung wholesale price. Medyo mahirap kasi pagdating sa costing. Dahil pag hiningi na nila yung tapatan ko yung kinukuha na nila, baka hindi na rin ganun kaganda yung quality nung product na mabigay ko. So, ayokong tipirin dahil sabi ko nga, konti lang yung idadagdag, pero premium to at talaga naman. Proven na yan sa mga nakapag-try na. Siguro, by God's will, hindi ko pa alam kung paano. Sana masimulan na natin yung pag-distribute sa mga dealer per province, per region, no? Although nagpapasalamat ako sa mga sa mga tumatangkilik sa Alexa Scent, kasi nationwide naman na na-try na ng Luzon, na-try na ng Norte, ng South, na-try na ng Visayas at ng Mindanao. So yun, maraming salamat po sa inyo. And ayun, hindi ko rin alam kung bakit ganito or nabuo ang inyong Laundry Queen at nabuo ang channel na to. Pero ang ngayon, ang na-realize ko lang, maraming natutulungan. And I hope na yung mga isa sa mga na-inspire at may mga na natutunan or natulungan ng mga vlogs na ginagawa ko. Sana mag-comment po kayo at paki-share niyo rin sa ibang mga bago nating viewers yung mga natutunan ninyo para mas marami pa tayong matulungan. Kasi mga B, hindi naman tayo magkakalaban. Lahat ng nagninegosyo, gustong kumita. And hindi naman siguro para magdamot tayo sa isa't isa. Yun, siguro, ang dami rin nagsasabi na bakit sinishare ko, dapat sikreto lang. Hindi ko alam, pero ang alam ko lang is gusto kong makatulong sa kapwa ko. Yun mga B. So, yun mga B, kaya nag-makeup lang ako ng konti. Ganyan. So, yan. Tinry ko rin itong itong page na to na gawin. Kasi baka may ma-discover pa tayo pag gumawa ako ng Facebook page. Kasi hindi naman lahat ata nakikita sa YouTube. So, I hope mga B, lahat na to, lahat ng mga vlog or video sa Facebook page na to is i-share nyo rin. Share nyo sa timeline nyo, share nyo sa group page para mas marami pa tayong mahakot na mga momshies and mga tao na gustong mag-business sa maliit lang na puhunan at magkaroon ng mga free ideas and tips, no? Ayan. So, soon magkakaroon tayo ng, by request ng ibang viewers, magkakaroon tayo ng exclusive tutorials and exclusive seminars, mga B. Gagawin natin yun sa YouTube and by membership siya. Sana pagbigyan niyo ako doon na ipapasok natin siya sa membership and sana mag-join kayo. Medyo may charge lang doon ang alam ko. Pero kayo nang bahala kasi tulong niyo na rin yun sa akin, sa amin. Kasi alam niyo naman, again mga B, meron akong tatlong anak at pinagbubutihan ko to para din sa future nila. And of course, meron akong anim na kapatid at meron din akong magulang na sinusuportahan kasi eldest ako sa amin. And marami pang, ayoko na lang sabihin, pero marami tayong gustong tulungan. So, alam din ng mga natutulungan ng JLEX yun. And I hope na tulungan nyo ako na mas maging successful ang ating YouTube channel at ang Facebook page na to. So again mga B, thank you and God bless.